Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Tayo ay patuloy na makinig at pagsabuhay ng mabuti balita sa pagkakasulat ni San Lucas. Patuloy sa iyo, Panginoon. Sus ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ng Panginoong Diyos ng Israel sapagkat hinihimak niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ang isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa ibig ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na pahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na liwanag. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang tao na makasamba sa kanya at maging banal at tabuhin sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng mataas-taasan sapagkat mauna na sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan. Ang kapatawaran ng bayan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sapagkat lukha ang mga pagina ng ating Diyos magbubungiwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa liman at nasa liling ng kamatayan at pagbubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga magulang mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Hindi na pinagpapunta ang simbahan, pamamay na ang
pagkatapos sabi mo, ano ang ibig sabihin? Halimbawa, galing ito sa usanan. Eh, baka ito ay kontraksyon ng pangalan ng mga magulang mo. Eh, ngayon halimbawa ako, pala, hindi mo alam ang ibig sabihin ng pangalan mo. Malay mo yung katabi mo, alam ang ibig sabihin eh, sa masasabi sa'yo. Oo, klaro po ba yan? Okay ba ito? Nasa lima ako, okay po? Para mga marami ka niya reaksyon, hindi mo na kaya. Okay po, ayun, nasa balag ko rin. O mga ating ko rin, mga nasa
susunod ang matungo sa harapan kasi yun lang tayo na pinang microphone eh. Ate, sino yung target mo? O, siya. Sige. Ano ang pangalan ni ate? Reza. R-E-J-A, gano'n? Mas H. Reza. Gano'n. Okay, Reza. Saan ba ako? Ano ko kami? Ah, yun. Ano yung sabi ng Reza? Inisip ng mga kapatid niya. Nagkataon na naman na binigyan tayo ng permiso.
official permission given by Rome to the Philippines. Hindi ko niya pa nakakali, pakialala ko, pakialala, Mexico. Anyway, this is a special permission for us to celebrate Mass. That is why, if you notice, silibang kami masses, iba po ang kulay. Puti. Hindi po violet. Napansin niyo po na ang isang silibang kami, parang silibang nito, may gloria. At ang isang silibang kami po for 9 days ay prayers of the Blessed Virgin Mary. Kaya po, dinalulay po kami po kasi may Ave Maria siya. So, nakita po niyo, Advent, pero binigyan tayo ng pagkakataon to celebrate in advance Christmas. Anyway, as I was saying, marami po tayo natutunan ng mga personalities. At yung mga personalities po yun, yung mga pangalan po na nakita natin for 9 nights, 9 days, may mga ibig sabihin din po at sinadya ko po na gawin natin muna yung activity before that, before my sharing, yun ang palitan tayong pangalan. I'll give you an example. Well, Jesus, alam naman natin ang ibig sabihin ng Jesus? God saves. No, alam natin ang ibig sabihin ng Jesus? God saves. Number 8, si Zechariah, yung tatay ni, yung tatay ni si Juan Bautista. Eh, ano pangalan ni Juan Bautista? Ulitin nga po natin. O, kaya yung mga nagkatalantaw ka na, kung ay makalimutan si God, pangalan niya sa kanya, kung saan ang ulit, si Karbaya. Ang dito eh, Zeki, o diba? Zeki, so siya, no? Parang Betty. Biro na. So, isa na. Next, another thing, Elizabeth. Ang ibig sabihin mo na Elizabeth, God has made a promise. Pakilig na po. God has made a promise. Next. Kung di pong nakakalala yung pangalan ni Mary, ang ibig sabihin ng unit correct niya. The name of Mary means God's beloved. Pakilig na po. God's beloved. Yan. Another name, si John. O, anakan. John. Hindi yung nandiyan, nandito. O, ba yun? Ang ibig sabihin mo ng John is God is gracious. Pakiulit mo. God is gracious. O, ito. Noong Advent season, no, dati namin naginig, si Isaiah, the prophet Isaiah. Diba, diba? Siya na naman, apakalino natin namin yung lagi yan. Imitin from the prophet Isaiah. Pagbasa ko na sa sulat ni Isaiah. Ang ibig sabihin ko ng Isaiah is, God is my salvation. Pakiulit na mo. God is my salvation. Mga kapatid, iba't ibang pangalan, iba't ibang personalidad ang aking natunghayan. Ang nag-aakay sa inyo at sa aking sosyal nabi, iba't ibang mga personalidad noong mga panahon na yun, na magpahala ngayon, patuloy na umaakay sa inyo at sa akin upang kayo at ako ay manituhin sa tamang landasin. Patungo kanino? Kay Jesus. Walang iba po. Ito si Elizabeth, si Zacarias, si Juan Bautista, si Maria, si Isaías, lahat po yan, kung napansin ninyo, may mga katagang God o Panginoon na nakakabit sa ibig sabihin ng kanilang pangalan. So, ibig sabihin ko nun, itong mga tao ito na nabigay sa atin ng sigla, nabigay sa atin ng pag-asa, bumigay sa nabigay sa atin po ng mga pananalita, upang sa ganun, mabuo sa ating pag-alian ang ating Panginoon sa kanilang pangalan pa lang. Ganun din sa kanilang buo.
medyo mahirap yung pinagdaanan nila buhay. Si Elizabeth, sa kanyang nakalaan, nag-aakumahas siya mong kakaroon ng anak, hindi rin nagbigay ng pagkana. Ngunit, tanda ng Diyos, nagdala ng ako. Si Zacarias, di po ba? Ano nangyari sa kanya? Sa kanya matandaan, nagkaroon din siya ng galing pa na sa katulad ng kanyang asawa si Elizabeth. Yung kanilang anak, di po ba dapat, nung mga panahon na yun, si Juan Bautista, dapat po yung pangalan ng unang anak na ng mga paglalaki ay itinutulad sa pangalan ng ama. Pero hindi lang mag-realize, hindi po nang ituto yun sapagkat may ibang plano ang Diyos. So nagkaroon din po ng konting masalimuot ang mento. Mga kapatid, oo, ang mga pangalan nila may kakibat na katilig na salita ng Diyos. Ngunit ang kanilang mga karanasan ay hindi po kanilang maganda. Medyo dumaan sila sa mga pagsubok. Ngunit sa pagdaraan mo, mga kapatid, nanait, nalitigan pa rin po yung spirito nila ng kanilang pagtitiwala sa Diyos. At ano po ang nadalap sa kanilang buhay sa pagdaraan mo ng mga ganito pangyayari? Sila ay nakapabuhay na matulid. Sila po ay naging maayos ang pagpamumuhay. Naging mabuting halimbawa sila sa inyo at sa akin. At tatunan, sila ay naging daan upang kayo at ako ay maaakay patungo sa Diyos. Mga kapatid, ano naman ang lesson nito doon sa ginawa ninyo at ginawa natin kanina-kanina naman? Nagpaalitan tayo ng pangalan. Marahil na ang ginihan ko natin, yung pangalan ko pala, may ibig sabihin patungkol sa akin pa ng palataya. You will never be alone. I will be with you.
Sabi natin, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is with us. Pag-uwi mo. God is with us. Yun ang aalingaw-ngaw na pangalan simula bukas. Ang pangalan, Emmanuel. Oo, ang pangalan nyo ay hindi, ang pangalan ko hindi Emmanuel, ngunit ganun ang binyan, nagiging kaisa tayo kay Jesus, nagiging kaisa tayo sa mga personalidad na nakukayan mo natin ng siyang mga pangalan na nagsasabi, nasa paligid lamang namin ang Diyos. Ako kami lang natin ang Diyos, ang Diyos ay sumasabi. Hindi ba napakandang pakulagaw yun? Hindi ba napakaganda po pangitain nyo? Hindi ba napakaganda naisipan nyo na ang Panginoon ay sumasa atin? Father, bakit naman nangyari sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin? Sa Mindanao, as Isaias, yung nakalipas na trahedya, sa palagay mo ba, Father, wala sa kanila ang Diyos? Sa palagay ba natin, ang Panginoon kung absent, gabi ay go out, kaya bigla na lang tumuloy na, hindi mo masabi na lalo, bigla na lang nagkaroon ng daduloy, tumuloy doon. Mga kapatid, tandaan natin, hindi na naisin ng Diyos sa kayo at ako'y masaktan. Sapagkat gusto ng Diyos tayo kanyang alala, sabi ni Isaias, ang mga pangalan natin na okay sa kanyang kamay. Ang tandaan niyo po yun. Ano pa ba din, ano pa ba nakahanapin natin sa Panginoon? Yun po ay kagawan ng mga sabihin na natin irresponsable na bagay. Kaya nawala po ng pagkakataon ng meron sumisip na tubig yung mga puno po ay wala na. Sino ba may kagawan ng Diyos? Hindi, tayo eh. Naniniwala pa rin po ko. Ito po yung magandang araw para sa inyo para sa akin. Na habang narinig tayo, alalaan natin, hindi naman bawat isa, hindi naman ang sarili natin. Alalaan na napaligid sa amin sa araw-araw. Mga kapatid, tapusin mo na po, makapaparay na ang pwentuhan. Baka sabihin, baka inaantot na kayo, kakakulim yung pantelisere ngayon sa tatlong chalice. Gusto ko lang kong ibigay sa inyo ang liwanag. Ito, napakagandang siyam na gabi. Siyam na gabi na sinagana ng bawat isa. Siyam na gabi na pinasugitan ng bawat isa. Siyam na gabi na hindi tayo nakalimot na mapunta sa ating bahay talaga namin, dumalik sa Rebido o sa madaling araw upang makipag-usap, upang makipag-kulitan sa Diyos, upang makipag-tagpo sa Diyos. Isang Panginoon na nariyan sa bawat panahon na tayo pumunta, hindi na halimot. Hindi po mapalyas. Hindi po umaabsent. Sinasabi niya sa atin, I am just here. And your name is written in my palms. That I will live for you forever. That I will offer even a second life for you. I will be with you. God is with us. Nasa sa atin ang Panginoon. Mga kapatid, sa pagkatapos ko, sa pagpapatuloy ng ating pananalisa, sa naman natin ang Panginoon. Una, nakapagsiyam na gabi ako. Una, nakapagsimba ako ng gabi. Ako ay kaisa ko yung mga mahalo sa buhay. Pagkakasama pa rin natin. Meron pa akong trabaho. Yung mga panalangin ko ay nasasagot. Binigyan na ako ng pag-asa ng aking inihirong. Binigyan ako ng pagkakataon na ma-extend ko yung aking buha. Mga kapag-ibang-ibang uri ng pagkasalanan. At lalo hindi, ipapasalamat natin yung binigay ng pangalan at buhay sa atin. Ito po ay mga senyales, ito po yung mga tanda na ang Diyos ay patuloy na sumasa atin. Maging kaisa tayo sa Kalias ngayon, sa ating mabuting balita, ipinahayag po yung kanyang pasasalamat, yung kanyang tanda, yung kanyang awit. Ang binigay po kasi natin kanina, pinahayag natin kanina po ay Tagalog, pero ang ipinahayag isang puso na punong-puno ng pasasalamat
Pagpupuli natin ang ating pagpupuli sa Diyos. Ihanda na natin